Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sa Kapaskuhang ito, marahil ang hinihingi sa atin ng ating Panginoon ay tunay na pag-ibig at pagmamahalan, lalong-lalo na sa mga taong nakagawa ng kamalian sa atin na napakahirap patawarin. Sa pagsisimula ng ating banal na misa, hilingin po natin ang awa at habag ng Diyos na utay-utay po nating mabago ang ating damdamin sa kanila, ang ating isipan patungkol sa kanilang mga ginawa sa atin. Isinasama natin sa banal na misang ito ang ating mga daladalang kahilingan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Salamat ka namin dahil sa dakilang
masamang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, itong nanam, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob kami iyong nilikha, at sa iyong pagtatangkilik kami iyong pinadakila. Sa pagkakatawang tao ng iyong anak, kami iyong itunuring na hindi na iba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya, na totoong may kapagkakapuri mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magmula sa bundok o kay gandang masdan, nang sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Siyon ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay. Dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Siyon ay babalik. Magsiawit kayo, mga guhong muog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem sa lahat ng bansa, ang kamay ng poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang at ang pagliligtas nitong ating Diyos tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa'y namamalas, tagumpay na nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa'y namamalas, tagumpay na nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa'y namamalas, tagumpay na nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. At ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasalyo ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit sa'y namamalas, tagumpay na nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, Siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Anak. Sa pamamagitan ng Anak, ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at Siya ang itinaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, Siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din, Siya higit na di hamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Hindi rin niya sinabi sa kaninuman sa mga anghel, "Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak ko." At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, "Dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ito'y muli ng masaya,
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa, sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan, naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw, at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patutuon niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya. Ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatutuo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihing, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya'y siya na bago pa ako ipanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob. Sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Marahil ay sisimulan ko ang ating pagninilay sa isang katanungan. Bakit taun-taon natin ipinagdiriwang ang dakilang kapiyastahan o solemnidad ng pagsilang ng Panginoon, Pasko ng pagsilang? Marahil ay ang layunin ng Diyos sa atin ay maunawaan kung ano nga ba talaga ang kahulugan ng Pasko ng pagsilang para sa ating mga Katolikong Kristiyano.
na kung saan ay ritual na ginagawa natin, nagkakaroon tayo ng paghahanda. Siyam na araw, ginagawa natin ang Misa di Gallo at Simbang Gabi. Parang nagiging rutinary na lang sa atin ang ganitong mga pangyayari. Ano nga ba ang kahulugan ng pagdiriwang natin ng kapiyastahang ito? Kung titingnan po natin, sinimulan ni Juan ang kanyang ebanghelyo sa pagsasabing, sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Pag ito ay ating nababasa at napapakinggan, may sumasagi sa ating isipan at ito ang unang pahina ng banal na kasulatan, ang lumang tipan, ang unang aklat ng Genesis, na kung saan sinasabi doon ay sa pasimula pa'y wala pang umiiral. Kung bakit ito din ang sinimulan ni Juan, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Para bagang restarting, ano, rebooting. Kung ang inyong mga cellphone at computer ay naghahang, ano ang ginagawa ninyo para bumalik ang kanyang aktibidad? Nire-reboot, nire-restart. Kaya marahil ito ang itinuturo sa atin kung bakit napakahalaga na taon-taon natin ipagdiwang ang Kapaskuhan na ito. Dahil ito'y nagre-refresh sa atin sa pagkilala kung sino nga ba itong si Kristo na isinilang sa sabsaban. At kung mari-restart po natin, ipinapakilala dito kung papaanong doon sa aklat ng Genesis, nalikha ang lahat ng bagay dahil sa ating Panginoong Jesus, dahil siya ang salita na nagkatawang tao. Kaya doon sa mga taong nagsasabing tao lang si Kristo, matakot kayo. Dahil sa pasimula pa'y ipinakilala na sa banal na kasulatan ang kanyang pagka-Diyos. Kung inyong pinakinggan ang ating ikalawang pagbasa na kinuha po natin sa sulat sa mga Hebreo, ano po ang sabi doon? Kung ano ang Diyos, iyon ang anak. Kung Diyos ang ama na ating tinatawagan, Diyos din ang anak. Co-substantial ang dalawang ito. Pareho ang kanilang kapangyarihan, pareho ang kanilang pagka-Diyos. Restarting, rebooting, para maunawaan natin kung ano nga ba ang kahalagahan ng ating pagdiriwang ng Kapaskuhan na ito. Marahil ang ikalawa ay upgrading. Ano? Patungkol din po sa mga computer at gadgets na uso ngayon. Kung kailangan na i-upgrade ang isang gadget dahil papasukin ito ng virus pag hindi ito in-upgrade. Sabi sa ating ikalawang pagbasa, sa panahon ng ating mga ninuno, nagsalita ang Diyos sa iba't ibang pamamaraan at iba't ibang pagnanais ng Diyos na marinig ang kanyang mga mensahe at nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propetang ipinadala. Subalit sa katapusan ng panahon, magsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Mantakin niyo po yun. Kung pagninilayan lamang po natin ng maigi, noong una na ipinadala ang Diyos ng mga propeta na hindi pinakikinggan ng mga tao, at sa kalaunan dahil hindi pinakikinggan ng mga tao ang mga propetang isinugo ng ating amang nasa langit, sino ang kanyang isinugo? Ang kanyang bugtong na anak. Ito ang ating ikalawang pagbasa.
upgrading. Ano? Kaya nga, kung tutuusin, hindi lamang kaarawan ang ating ipinagdiriwang sa araw na ito, kaarawan ng ating Panginoon, kung hindi, pagkakatawang tao, incarnation. Dahil mula sa Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, nagkatawang tao, para lamang abutin ang bawat isa sa atin at magkaroon ng kaligtasan. Ito ang kahulugan ng Pasko, my dear brothers and sisters. Hindi dahil kailangan nating bumili ng mga regalo, hindi dahil kailangan nating magsaya, magalak, subalit kung ang Pasko ay wala si Kristo, wala pong kabuluhan. Useless po ang lahat ng iyan. Nakatuon sana ang ating pagdiriwang kay Kristo, na siyang nagkatawang tao para ang bawat isa sa atin ay tubusin. Upgrading. Ano, simula sa mga propeta hanggang sa kanyang anak, subalit alam natin kung ano ang nangyari ayon sa ating ebanghelyo, hindi siya kinilala ng kanyang mga kababayan. Subalit nagpapatutuo si Juan, nakita namin ang kanyang kadakilaan, nakita namin ang kanyang kapangyarihan. Kaya nga po, nagtataka po tayo sa mga pagkakataon na may lumalapit sa ating Panginoon na mga may sakit o kaya naman malayo ang may sakit, at sa pamamagitan ng kanyang salita lamang, kagaya ng pagbubuhay niya kay Lazaro, sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon, ng sabihin ng ating Panginoon, bumangon ka Lazaro. Bumangon si Lazaro mula sa pagkamatay. Nang sabihin ng ating Panginoon, dahil sa iyong pananampalataya, yung anak ni Jairo, na napakalayo, ano ang sabi ni Jairo? Hindi ako karapat-dapat na puntahan mo sa aking tahanan. Sabihin mo lang, gagaling ang aking anak. At sinabi ito ng ating Panginoon. Nagtataka tayo kung bakit sa pamamagitan lang ng salita ng ating Panginoon, nakakagawa siya ng kababalaghan, kapangyarihan. Dahil po siya ang salita na ginamit ng Ama noong lumikha ang sanlibutan, noong likhain ang sanlibutan. Siya ang kasakasama ng Ama noong lumilikha ang Ama. Nang sabihin ng Ama, magkaroon ng liwanag, si Jesus yun. Magkaroon ng kadiliman, paghiwalayin ang tubig at ang lupa, si Jesus yun. Kaya nga, sinabi dito sa ating ebanghelyo, walang nalikha na hindi sa pamamagitan ni Jesus. Ang lahat ng nalikha dahil kay Jesus. At ang salitang ito, sabi ni Juan sa ating ebanghelyo, nagkatawang tao ang salita. At sino ang nagkatawang tao? Si Jesus na salita. Kaya sasabihin natin, si Jesus ay tao lang. Diyos si Jesus sa simula't simula pa. Kaya nga sabi ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Philippians, bagamat siya ay Diyos, hindi na natiling kapantay ng Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nagkatawang tao para abutin ang sangkatauhan at para magkaroon ng kaligtasan, dahil nalugmok ang tao sa kasalanan sa pamamagitan ng pagsuway ng ating unang mga magulang. Mahirap bang unawain ito? Hindi. Dahil maraming proofs sa banal na kasulatan na nagpapakilalang si Jesus ay Diyos. 100% siyang tao dahil nagkatawang tao. Sa sinapupunan ni Maria, 100% din siyang Diyos dahil dating Diyos na hinubad ang kanyang pagka-Diyos. Subalit, noong siya'y muling mabuhay, na siyang sinasabi rin sa ating ikalawang pagbasa, noong siya'y muling mabuhay, muli ang kanyang dignidad ng pagka-Diyos ay ibinalik dahil napagtagumpayan na niya ang kaligtasan na hinihingi ng Ama para sa sangkatauhan. Ito ang ating ipinagdiriwang sa kapaskuhang ito.
It is not about you, it is not about me. It is not about us. It is about Jesus. Sakripisyo po ito ni Jesus. Ang pagkakatawang tao, kaya nga mamaya sa profession po ng ating pananampalataya, sa mga katagang ating bibig kasing nagkatawang tao siya, luluhod po tayo pansumandali mananahimik, aalalahanin kung ano ang mga ginawa nating pagkakamali at pagkakasala dahil si Jesus nagsakripisyo para sa atin, para tubusin ang ating mga kasalanan. Sana paulit-ulit man po natin itong ipinagdiriwang taon-taon. Sana ma-restart, maributing sa ating isipan at puso ang kahalagahan ng Paskong ito. Ma-upgrade sana na utay-utay tayo ay mababago sa pamamagitan ng ating pagdiriwang na ito at manahan si Jesus sa ating mga puso bilang Mesiyas, bilang tagapagligtas na siyang dahilan ng pag-iral ng sangkatauhan. Amen. Ang lahat po ay tumayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pansumandali po tayong manahimik at lumuhod. Magsitayo na po ang lahat. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang at paririto at hukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa gitna ng ating kagalakan sa pagsilang ng sanggol na maghahari sa sanlibutan, sama-sama nating ilahad ang ating pagsamo sa Diyos at Ama ng Kaluwalhatian upang ipagkaloob niya ang biyayang dala ng Kapaskuhang ito. Ang ating pong itutugon, Panginoon ng Kaluwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng Kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa Simbahang Katolika, sa pamumuno ng Banal na Papa, ng lahat ng mga obispo at mga pari, upang ang paninirahan ng salita na nagkatawang tao sa piling ng tao ay patuloy na madama ng sangkatauhan sa katuparan ng pag-ibig ng Diyos sa sambayanan. Manalangin tayo. Panginoon ng Kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa lahat ng bansa sa buong daigdig, upang ang magandang balita na kapayapaan ay pangalagaan ng mga hinirang na mamuno rito at magkaisa nawa ang sangkatauhan na mamuhay sa kapayapaan at pagmamahalan, manalangin tayo. Panginoon ng Kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa mga taong nasa kahirapan at halos panawa na ng pag-asa dahil sa kakapusan ng mga pangangailangan material at espiritual, upang ang pag-ibig ng Diyos na dinala sa sanlibutan ng sanggol sa sabsaban ay makatagpo nawa nila sa anumang pamamaraan, manalangin tayo. Panginoon ng Kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating sambayanan,
upang ang liwanag na taglay na pagsilang ng bugtong na anak ay manahanawa sa ating mga tahanan at panatilihin nawa natin itong magningas sa ating pagkalinga sa mga dukhang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Amang makapangyarihan, mapuspos nawa ng walang hanggan mong pagpapala ang sambayanan sa panahong ito ng Pasko ng pagsilang ng bugtong mong anak. Hinihiling namin ang iyong awa at ibayong biyaya sa ngalan ni Kristo, ang Panginoong nagkatawang tao, nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po na. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay ngayong dakilang kapiyastahan nang Pasko ng pagsilang ng iyong anak ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubos ang pagkikipagkasundo namin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ay aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili ay aming nakikita, sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahalihalina, kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang Diyos ng mga
kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin ay nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalusalo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birhing Maria, si San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, mga martir, si Santo Padre Pio, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispong si Gilbert, ang tanang mga obispo, at ng buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo't pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo't patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat na lumisan sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaniningang walang maliw sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo
na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisaayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumaiin yung lahat. At sumaiin niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa.
ko hindi kaya lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansandambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Of the scars, we and them.
Aming mapagmahal, ipagkaloob mo ang sumilang ngayong tagapagligtas na nagdulot sa amin ng muling pagsilang sa iyong angkan, ay siya rin nawang magkaloob ng muling pagkabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bindisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkaasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo sa nalilahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Damana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, bahagi ng ating pagpapasalamat sa Diyos.
para sa pagsilang ni Kristo, taon-taon pagkatapos ng bawat misa ng Pasko ay ating ginagawa ang everybody's birthday. Happy birthday, Jesus! Ito po ay ang pag-aalay ng ating anumang kakayahang pinansyal bilang pagbati sa kapanganakan ng batang si Jesus. Sa taong ito, ang maiipon po natin ay gagamitin para sa pagbili ng mga bagong upuan sa Divine Mercy Sanctuary. Maraming salamat po at maligayang Pasko sa inyong lahat. Manatili po tayong nakaupo. Babasahin ko lamang po ang liham pastoral ng ating arsobispo para sa araw ng Pasko. Pasko, dakilang pagpapalawig ng kubol ni Kristo. Isaías 54, talatang ikalawa. Siyam na araw nating pinaghandaan ang dakilang araw ng pagsilang ng ating Panginoon na kung kailan ating pinagnilayan ang pagpapalawig ng abot ng kubol. Isang tema ng sinodo na kaugnay ng unang taon ng pagdiriwang natin ng ika-50th anibersaryo ng Lipa bilang isang arsidiocese. Hinamon ang mga kabataan na palawigin ang kanilang mga kubol sa pamamagitan ng pagsasakripisyo at tamang pamumuhay alinsunod sa halimbawa ni San Juan Bautista. Binalikan natin kung ilang kubol ang pinalawig natin noong panahon ng pandemya at pagputok ng Bulkang Taal. Inanyayahan tayong palawigin ang ating matyagang pananalangin at sama-samang pagdiriwang ng mga sakramento. Napagtanto natin kung gaano kalawig ang kabutihan ng Diyos sa pagtitiwala na ating pangalagaan ang Kanyang sangnilikha sa kabila ng ating mga kahinaan para sa ikabubuti ng lahat. Natutunan natin kung papaano palawigin ang pamilya sangayon sa tunay na plano ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagbabalita ng Anghel Gabriel sa mahal na Inang Maria, tinutularan natin siya upang lumawig ang ating pananampalataya at payabungin ang pananalig ng ating sambayanan. Sinikap nating sabayan ang kababaang loob ni Maria sa kanyang paglalakbay patungo sa kanyang pinsang si Isabel upang palawigin ang mabuting balita na dala-dala niya sa kanyang sinapupunan. Napagtanto natin na ang bawat uri ng bukasyon ay pagpapalawig ng kaharian ng Diyos at ang kaparian ay may pangunahing misyon sa gitna ng pamayanan. Ipinaaalala sa atin na ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos ay mas malawig kaysa pinakamadilim na kwento ng ating buhay. Sa bandang huli, pinalalawig natin ang kubol ng Diyos sa ating sama-samang paglalakbay patungo sa pagkakaisa, pakikibahagi at misyon. Bakit natin kailangang gawin ang mga pagpapalawig na ito? Ang kasagutan ay matatagpuan natin sa dakilang araw ng kapiyastahan ng Pasko ng Pagsilang na ipinagdiriwang natin ngayon. Ang pagpapalawig ay paraan ng pagsunod natin kay Jesus na hindi nananatiling kasama lamang sa kubol ng Kanyang Ama at ng Espiritu Santo sa kalangitan. Dahil sa pagmamahal ng Ama sa sanlibutan, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang si Jesus ay manirahan sa gitna natin at ito ang pinakadakilang pagpapalawig ng kubol ng Diyos para sa sanlilikha. Sa paglaganap ng kadiliman sa mundo, isinilang ang liwanag na kailangang lumawig upang ang karimlan ay malupig. Ito ang ipinahayag sa mabuting balita na ating napakinggan. Tanggapin natin ang pagpapalawig ng presensya at liwanag ng Diyos. Tanging ito lamang ang paraan upang masundan natin ang Kanyang halimbawa at tumugon sa Kanyang paanyaya na palawigin ang ating pananampalataya, pag-asa at pagmamalasakit sa kapwa. Ang panahon ng Kapaskuhan ay panahon ng pasasalamat sapagkat naging kaisa natin ang Diyos. Sa pagpapalawig niya ng Kanyang kubol sa mundo, tayo ay tinanggap niya bilang mga mamamayan ng Kanyang kubol. Tayo ay naging mga anak ng Ama sa pamamagitan ni Jesus na Kanyang bugtong na anak sangayon sa sulat sa mga Hebreo sa ikalawang pagbasa. Umawit tayo ng may galak at pasasalamat
kagaya ni Isaías sa unang pagbasa, dahil isinilang ang manunubos na may malawig na kapangyarihan, sapagkat sa lahat ng bansa ang kamay ng puon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang, at ang pagliligtas nitong ating Diyos ay tiyak na mahahayag. Sa diwa ng galak at pasasalamat, binabati ko kayong lahat kasama ang inyong mga mahal sa buhay ng isang mapagpala at matiwasay na pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Maligayang Pasko sa inyong lahat at pagpalain nawa tayong lahat ng Diyos. Gilbert Garcera, Arsobispo ng Lipa. Palakpakan po natin. Ang susunod po nang gagawin ay ang ating pong paghahandog sa ating pong everybody's birthday. Sa lahat, habang tinutugtog po ang happy birthday. Tinatawagan po ang may kaarawan sa buwan ng Enero at Pebrero. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong pagsilang. Maligayang, maligayang, maligayang bati. Happy birthday to you. March and April. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong pagsila. Kasunod na rin po yung April and May. Maligayang bati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Maligayang bati. October and November. Pagsilang. Maligayang, maligayang, maligayang bati. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong pagsilang. Maligayang, maligayang, maligayang bati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Sa iyong pagsilang, maligayang, maligayang, maligayang bati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikalabing isa ng umaga.
Magsitay na po ang lahat para sa pagbasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang Magapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos niyo po ang iyong bendisyon sa mga tao po na nasa iyong harapan ngayon at sa mga gamit na dala-dala nila sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Bawat isa ay nagsipaganda ng daming alam. Bawat isa ay nagsipaganda ng daming alam. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon.